Kumusta mga amigo? Tatlong rason bakit napasama agad si Carmelo Anthony sa Sixth Man of the Year Award candidate at suggestion ni Kendrick Perkins, paniguradong matutuwa si Austin Reeves. Lahat ng yan matapos mong mag-subscribe sa ating channel bilang suporta. Medyo maganda ang takbo ng laro ng Lakers ngayon mga amigo at nakikita natin na medyo mayroong magandang chemistry sa team bagamat napakarami pa rin mga turnover at ang pinaka-problema talaga ng Lakers mga amigo ay ang pagiging efficient lalo na ang kanilang mga superstar. Ang Lakers ngayon ay nanalo ng 4 sa kanilang 5 laro at ang ESPN analyst na si Kendrick Perkins ay may suggestion about sa starting lineup ng Lakers. Well, hindi na natin mababago pa ang pwesto ni Anthony Davis, Russell Westbrook at LeBron James. Ngunit ang isa pang guard position ay pwede daw mga amigo. Ayon kay Kendrick Perkins, dapat daw ibigay ni Coach Frank Vogel lahat ng minuto ni Kent Bazemore sa undrafted rookie na si Austin Reeves. Bagamat naiintindihan niya daw na baka may ipinangako ang Lakers dito kay Kent Bazemore regarding sa mga minuto nito bago siya pumirma sa Lakers, kaya wag na daw pansinin ang kanyang suggestion kung ganon. Si Bazemore ay naging starting shooting guard ng Lakers simula pa ng opening game, averaging 7.2 points, 2 rebounds at 1.2 steals sa loob ng 28.2 minutes per game. Isa si Bazemore sa top perimeter defender ng Lakers at hindi naman malayo dito si Austin Reeves. Coming off the bench, nagrabe talaga ang hustle in terms of 50-50 balls. Kayang gumawa ng magandang pasa at mag-box out ng mga bigger opponent. Karamihan sa impact ni Austin Reeves ay hindi naman nakikita sa stats, parang si Alex Caruso lang mga amigo. Although kanina nga sa laban nila kontra Rockets ay mukhang may mga play na absent-minded itong si Austin Reeves at nauubusan ng oras at mukhang kinakabahan pa mga amigo. Well, as rookie, hindi na yan masama mga amigo. Kayo mga amigo, gusto nyo ba na maging starter itong si Austin Reeves kapalit ni Kent Bazemore? Samantala, narito naman ang tatlong rason bakit nakasama agad si Carmelo Anthony sa early 6th man of the year candidate. Unang-una, syempre ang kanyang shooting mga amigo. Sa laban nila kontra Rockets ay nakapagtala nga si Carmelo Anthony ng 23 points, 8 of 14 from the field at 5 of 8 from 3-point area. Si Melo ay nag-a-average ng 15.7 points at 4 rebounds per game while shooting 48.5% from the field at 50% from 3-point area. 3-0 na ang Lakers sa tuwing nakakagawa si Carmelo Anthony ng mahigit 20 points per game at siya ang may pinakamalaking impact sa panalo ng Lakers. Bagamat may mga games na pwedeng hindi siya mag-perform ng maayos ay natural na yan mga amigo. Sa kanyang 19th year sa liga ay masasabi natin na may ibubuga pa talaga itong si Carmelo Anthony. Dahil sa kanyang napagandang simula sa Lakers, siya na ang isa sa fan favorite at tuwing papasok siya mga amigo ay nakikita natin ang pagmamahal na yon ng mga fans. Pangalawa, si Melo ang perfect complementary player kasama ni LeBron James, Russell Westbrook at Rajon Rondo. Ayon kay Melo, ang pagkakabuo daw ng roster ng Lakers ngayon ay parang pang-Olympic team. Kumbaga, napakalalim. Hindi na siguro bago ito kung kayo ay fan ni Westbrook at LeBron James ang kanilang kakayahan na umiscore when driving into the paint at kayang i-attract ang depensa ng kalaban na paniguradong may malilibring ka teammate. At itong si Melo ang perfect player na maging receiver ng pasa para sa easy basket. Lalo na ngayon, 50% mga amigo sa 3-point area itong si Melo. Kaya hindi nakatakataka na maraming pumapasok na 3-point shot itong si Melo dahil palagi niyang nalilibre ito mga amigo. Ilan sa mga nagbenepisyo sa passing skill ni LeBron James ay itong si J.R. Smith, Ray Allen, Chris Bosh, Kevin Love, Anthony Davis at marami pang iba. At ngayon nga itong si Melo. Ayon kay LeBron James, lagi daw nasa tamang pwesto itong si Carmelo Anthony para pasahan. Well, guess nyo na siguro mga amigo ang sinasabi ko kung bakit best fit talaga itong si Carmelo Anthony dito sa past first player na si LeBron, Russ at Rondo. At ang panghuli, he embraces his role. Well, kung matatandaan nyo mga amigo, mula na mawala sa Knicks itong si Carmelo Anthony at napunta nga sa OKC para makasama maglaro si Russell Westbrook at Paul George, ay tinanong nga siya ng isang reporter kung willing ba siya maglaro coming off the bench. Walang sagot dito si Melo kundi isang ngiti lang at very hesitant na sumagot. Kaya naman napunta siya sa Rockets at nakapaglaro ng 10 games at binigyan ng opportunity ng Blazers. At dito bilang 6th man ng team
kung saan nagkaroon siya ng napakagandang paglalaro sa dalawang season bago siya napunta sa Los Angeles Lakers ngayon. Dito ay napatunayan niya na hindi naman masama ang mga galing niya sa bench, bagamat nakikita ito ng iba bilang isang demotion. Ayon kay Melo, nami-misunderstood daw siya ng ibang tao regarding this issue dahil siya daw talaga ay isang adaptable na tao. Yan lamang ang ating NBA update. Sa muli, God bless!